Imagine ikaw ay nag-internet. Pagbukas mo ng iyong social media account para i-check ang iyong mga kaibigan, bumulaga sa iyo ang balitang sumabog uli ang Bulkang Taal. Nasa Davao ka naman pero bigla kang kinabahan. Nagimbal ka dahil biglang gumalaw ang iyong kinatatayuan at narinig ang malakas na kulong. Sumabog din pala ang mga tapo. Sa totoo lang, hindi naman aktibong bulkan ang mga tapo. Pero ano kaya ang posibleng mangyari kung ang lahat ng mga aktibo at dormant o tulog na bulkan sa Pilipinas ay biglang sasabog? Kung siyensya ang pagbabatayan, ano kaya ang magiging epekto kung sabay na sumagpulat ang mga bulkan sa Pilipinas? Bago natin alamin at ilarawan ang tagimbal-gimbal na senaryo niyan, ang Pilipinas ay matatagpuan sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ay isang rehiyon na hobby scouting ng kabayo na paikot sa karagatang Pasipiko at may habang 40,000 kilometers. Ang lugar na ito ay aktibo sa mga bulkan at mga paglindol dahil hangganan o boundary ito ng mga tectonic plates na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ilan sa mga nagtatagpo at nag-uumpog ang tectonic plates sa rehiyong ito, ang Pacific, Juan de Fuca, Indian Australian, North American at Philippine plates. Kaya naman, di katakatakan ang Pilipinas ay binubordahan ng mga bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLS, may 23 aktibong bulkan sa Pilipinas. Sila yung mga bundok, burol o crater na bumubuga ng abo, umuusok, umaapoy at sumasabog o sumabog na sa nakalipas na 10,000 taon. Pinakaaktibo sa lahat ng bulkan sa Pilipinas ang bulkan Mayon sa Albay. Kung sa magkakapatid, si Mayon ang pinakabarumbado. Sa nakalipas na 500 taon, nakapagtala ang mga scientist ng vulkan o volcanologist ng 47 pagsabog mula sa Mayon. Una rito ang 1616 eruption na sinunda naman ng 6 na araw na pag-alboroto noong 1766. Pinakamapaminsala na pagsabog ng vulkan Mayon ay naganap noong February 1, 1814. Sa dami ng isinukang abo at tepra ng vulkan, nabaon ng ilang talampakan ng abo ang bayan ng Kagsawa sa Albay kasama ang kanyang 1,200 na mga residente. Dahil sa dami ng abo na ibinuga ng bulkan sa pagsabog na lumampas sa 10 kilometro sa kalawakan, ang pagputok ngayon ng Mayon ang isa sa tinuturong dahilan ng taong walang tag-init o year without a summer sa Europa at Amerika noong 1816. Ito ang dokumentadong epekto sa klima dahil sa pagputok ng Bulkang Mayon at Bulkang Tambora sa Indonesia ng sumunod na taon, kung saan lumamig ng bahagya ang klima ng mundo dahil sa nakakumot ng volcanic ash sa ating atmosphere. Ang pinamino na ito ay tinatawag ng mga dalubhasa na volcanic winter. Dahil sa year without a summer na gawa ng Mayon at Tambora, nagkulong sa isang bahay sa Europa ang manunulat na si Mary Wollstonecraft Shelley. Kasama ang ilan pang mga manunulat noong panahong yun, nagawa niya ang kanyang obra maestra na Frankenstein's Monster. Kahit sabihin pa nakatulong sa sining at literatura ang pagsabog ng Mayon noong 1816, ngunit di pa tumigil sa kanyang paghasi ng tahedya ang naturang vulkan. Noong 1897, itong araw na nagpaulan ng apoy ang vulkan, maliban pa sa pagragasa ng umaapoy na ilog ng lava, mahigit 400 katao ang namatay sa pagsabog na ito. Huli nag-alboroto ang Mayon nito lamang Pebrero nang namataan ang pagsiklab ng apoy sa bungangan ito o yung tinatawag ng Seaborgs na Crater Glow. Isa pang aktibong vulkan ay ang Taal na nitong Enero lamang ay sumabog at nagpakawala ng abo na higit 1 kilometrong taas sa kalawakan.
Mahigit 70,000 katao ang inilika sa Calabarzon na paligid na kaldera ng bulkan. Mula 1572, 43 beses na sumabog ang taal at pumatay sa di bababa 6,000 katao. Pinakama paminsal ang pagsabog ay naganap noong 1911 kung saan 7 barangay na nasa isla palibot ng bulkan ang nabura sa mapa. Umabot din sa 1,100 katao ang nalibing ng buhay. Sa kasaysayan, naranasan ng Pilipinas ang pinakamatinding galit ng bulkan noong Hunyo 15, 1991. Matapos ang 600 taong pagkahimbing, biglang sumambulat ang Mount Pinatubo sa lalawigan ng Zambales. Ayon sa US Geological Survey o USGS, ang pagsabog ng Pinatubo ay nasa ika-6 na antas sa VEI o Volcanic Explosivity Index kung saan ang ika-8 ang pinakamatindi. Tanging ang pagsabog ng Yellowstone Caldera, mga 640,000 taon na ang nakaralilipas at lawa ng Toba ng mga 70,000 taon na ang nakararaan ang umabot sa VEI 8. Mas malakas pa ang pagsabog ng Pinatubo sa pagputok noong 79 AD ng Mount Vesuvius kung saan nalubog sa abo ang mga Romanong siyudad ng Pompeii at Herculaneum. Kinatawag ng mga eksperto ng isang uri ng ultra-clean eruption ang nangyari sa Pinatubo noong 1991. Ibig sabihin, ang pagsabog ay napakalakas at napakataas ang inabot na abo ng ibiruga ng bulkan. Inango ang salita mula sa historia na si Pliny the Elder na siyang gumawa ng record ukol sa pagsabog ng Vesuvius halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Sa nakatid, ang ultra-clean at pagsabog na mas higit pa sa ipinakita ng Vesuvius. Ito ay kadalasang pagbuga ng abo na umaabot lampas 25 kilometro ang tayog at ang dami ng volcanic ejecta ay mula 10,000 to 1,000 kilometro kubiko. Sa kanyang pagsabog, bumuga ang Pinatubo ng pinatayang 10 billion tons ng magma at 20 million tons ng sulfuric dioxide na naging mixa upang mabalot ang buong mundo ng hamog ng sulfuric acid. Ayon sa USGS, ang hamog na dulot ng Pinatubo ay nagpababa sa temperatura ng mundo ng mga 0.5 degrees Celsius mula June 1991 hanggang sa katapusan ng taong 1993. Lumaki din bahagya ang butas sa ozone layer na siyang pananggalang ng mundo mula sa nakamamatay na ultraviolet rays ng araw. Sa kanyang lakas, mas nahigitan pa ng Pinatubo ang ibinuga ng Krakatoa ng Indonesia noong 1883, ang tinaguri ang pinakamalakas na pagsabog sa 19th ng siglo na isang VEI 7. Mahigit 800 ang namatay sa pagputok ng Mount Pinatubo at napabilis ang pag-alis ng mga Amerikano sa base militar nito sa Clark at Subic. Ngayon ang tanong, ano ang posibleng mangyari kung ang lahat ng mga bulkan sa Pilipinas ay sabay-sabay na sumabog? Ayon kay Fab Sipke, isang geologist sa Radford University sa Virginia, kung lahat ng mga bulkan sa mundo ay pumutok bigla ng sabay, tsak mabubura ang mga tao sa lupa at iba pang mga nilalang. Maliban sa direktang epekto ng pagsabog sa mga komunidad malapit sa bulkan, pinakamapaminsala ang abo at nakalalasong gas galing sa mga bulkan. Magdudulot ito ng tinatawag na domino effect sa klima ng daigdig na mas malala pa sa epekto ng tinatawag na nuclear winter o yung pagbaba ng temperatura ng mundo dahil sa nuclear explosion. Kung sabay-sabay nasasabog ang mga bulkan sa Pilipinas, marahil hindi lamang ang bansa ang mawawala. Maapektuhan din ang mga karatig bansa sa Asia at maranasan muli ng mundo ang epekto sa temperatura noong pumutok ang Mayon sa 1814 at ang Pinatubo sa 1991. Posible din na magdilim ang mundo dahil matatakpan ng abo mula sa mga bulkan ang sikat ng araw. Uulan din ang asido mula sa sulfur dioxide na ibubuga ng mga bulkan sa stratosphere, ang isa sa pinakamalayong layer ng ating atmosfera. Kakainin ng asidong ulan ang mga bakal at iba pang mga metal at lalasunin ito ang mga yamang dagat na sisira sa daloy ng food chain.
Ngunit bago po pa ihanda yung go to survival bag dyan, huwag mabahala. Ayon sa mga scientists, napaka-iksi lang ng posibilidad na lahat ng mga bulkan sa isang lugar tulad ng Pilipinas ay biglang sumabog ng sabay-sabay. Kung sa kasamang palad mangyari ito, ano ang gagawin mo sa natitirang mga sandali bago kalamunin ng nag-aapaw na lava o kaya ay maghilok sa nakalalason na vulkan gas? Ipaalam mo sa amin sa kapamindutan ng pag-comment sa baba at pag-subscribe.